today's vlog po, it's all about ano nga ba yung intern trainee. Welcome to my channel. For today's vlog ko, it's all about ano nga ba yung intern trainee dito sa Japan. Mali, meron ulit tayong guest. Sila ulit. So, pakilala kayo ulit. Hello po, my name is Dalen. And I'm Aldrin. Meron po kaming vlog, ANDD Heroes Vlog. Please support and subscribe my vlog. Yes, subscribe na kayo. Ilalagay ko sa description down below yung channel para pwede kayong mag-visit. So ngayon, meron tayong mga questions about technical intern training. So question number one, ano nga ba yung technical intern training? Ang technical intern training program ay ang kasunduan ng POE Philippines at ng JITCO Japan na kung saan ang lahat ng mga skilled worker na galing sa Pinas na Pilipino manggagawa ay yun ang binibigay na visa sa akin. Wow! So exclusive visa po yun para sa mga trainee dito sa Japan. Mga skilled worker na Pilipino. So yun pala ibig sabihin nun, alam nyo na. Pangalawang question. Ano yung mga trabaho niyo dito? Anong klaseng trabaho? Ako, about sa sasakyan, yung mga components na sasakyan, kami yung mga nagre-repair. Katulad ng mga air dryer, flux booster, and then mga engine, gano'n. Para kami in short, mekaniko. Yes, mahirap yun. Sa akin naman, ang trabaho ko dito ay nagawa kami ng box. Mga Starbucks na box, wow. lahat ng uri ng box kami gumagawa. Yung mga Nojima, mga gamit dito. Sila pala gumagawa. Kami ang gumagawa. So, mahirap ba yung trabaho nyo? Sa akin, nung una mahirap. Kasi magbibigat siya eh, mga bakat siya. Tapos nagbabaklas kami, Siyempre, dadating sa amin, di ba, madumi siya, ganyan. Una, babaklasin namin. Gagamit kami ng ano impacto, yung impact. Tinatanggal namin yung ano, yung bolt niya, pinakaldas namin, binabaklas namin. Tapos after noon, nililinis namin mga buhit, yung mga parts niya. Tinatanggal namin, nililinis. After noon, ina-assemble naman namin. Parang pagkatapos noon, parang siyang bago na. Ah, parang nililinis lang. Oh. Parang nililinis nila. Tapos may mga pinapalitan kami kung sira na. Pag pinabuksan na namin siya, tapos nakita namin may sira. Pinapalitan namin ng bago. Wow! Sa amin naman, ang trabaho namin, yung nagawa na ng box, bali, kami nag-load. Kami nag-load, kami nagbibilang kung ilan yung inaano namin. Binibilang po kasi yun, tapos kami, QC na rin kami, lahat all around po kami. Wow. Ano, may machine yung ginagamit? May machine kami ginagamit para ang ano talaga doon, puro buhatan talaga at pabilisan talaga. Manalaking cartoon pa ko kasi yun nandiyan sa amin, tapos i-chap-chap yun, bago lumiit. Bago dumating sa ano, product, finished product, malit na siya. Pero galing sa amin, malalaking product. Kaya talaga dahil ano, kumain ng madami. Kailangan malakas yung katawan mo rito. Kasi katawan talaga yung importante dito. No? So, ano yun? Pang-apat na question, paano kayo nag-adjust dito sa working? Paano ka nag-adjust? Ayun, bali, unang, buti may mga mag-provide kaming kasama Pilipino, may mga Pilipino sa amin. Yun sila yung nag-guide sa amin na tinuruan kami kung paano mga diskarte. Siyempre, alam mo yung mga Pilipino din na ano, madi-diskarte din talaga yan. Iba yung diskarte ng hapon sa diskarte ng Pilipino. Kaya, yun, hanggang sa nag-adjust. Kaso yung Nihongo talagang medyo mahirap talaga. Ginagawa ko talaga, Nihongo Wakaranai ko. Nihongo Wakaranai. Gesture lang tayo. Turo-turo. Pero yun, nakapag-adjust din naman sila. Sila nag-adjust. Ako naman, konti lang kasi yung mga Pilipino sa amin, buti na lang mababait yung mga Nihonji na kasama namin. So, unti-unti niya nila kami tinuturuan, sinatsaga talaga nila kami para maibigay sa amin yung turo nila na kung ano yung ginagawa nila, dapat ganun din yung ginagawa namin. So, sumunod lang ako, sumunod lang kami sa mga tinuturo nila, hanggang sa nakapag-adjust na kami ng unti-unti. Pero
hirap nun. Ilang kayong Pilipino sa... Ano, lima. Lima lang. Dalawang lalaki, tatlong babae. Lima lang? Tapos puro ni Wonjin lang? Hirap nun sa communication pa lang. Yes. Buti na lang mababait sila kasi mga babae kami. Ewan ko lang kung lalaki kami. Oo, malamang. Malamang, naku. Malamang. Oo, meron at meron kang makakalaban talaga pag lalaki sa lalaki. Siyempre. Diba? Buti mababait. Buti na lang babae kami, binibaby kami. Oo. Tapos, ang limang question, may leave ba kayo? Leave. Big leave. Kami, may leave kami. Bali sa isang taon, meron kaming 10 leave. Bali, hindi, 10, sa isang taon, 10 yung leave natin. Tapos, every year meron kami. And then sa pang, ano, pangatlong taon, bali, a total of 30. 30 leave yung magagamit. Yun yung parang yuk-yuk kung tawagin. Paid leave dito. Bali, ano, nasa law siya ng Japan. Oh, nasa law. Nasa law siya ng Japan. Actually, sa amin meron noon. 10 days leave. 10 days. Once a year. Oh, once a year. Sa isang taon, sa two. Tapos iba pa yung ano, red calendar, di ba? May red calendar ang sinasabi ko sa Japan na may mga walang pasok talaga siya. Mga tatlong araw, apat na araw. Yun yung maganda dito sa Japan na pag may red calendar sila dito, lahat ng mga manggagawa dito, meron yasumi or rest day kung tawagin. Pero depende rin sa agency, sa company. Meron kayong udon ba yun? Oh, udon. Ubong. Yung ubong yun yung ano, araw ng mga patay. Yun. Meron tatlong araw. Sabi ka ulo. Sabi kaya doon kami nakakagali. Oo, oh, minsan 1 week gano'n. May golden week din. Oo, meron siya. Ang golden week, 1 week din yun. One week. Kami wala! Grabe! Buti pa sa lipatasan lang. Wala kami nun. Tapos malapit pa yung company na. Dapat lang ng bahay na yun. Pwede ka pa matulog sa dorm. Pag ano, naka-break ka, no? Pwede ka umuwi mo. Umuwi mo na ako. 15 minutes, doon kami kumakain. So yun, last question. Ano yung papayo nyo sa kanila? Ma-advise nyo sa kanila? Ang advice namin sa inyo, kayo yung nasa Pinas pa, pag nag-apply kayo, yun nga, pray lang kay Lord. And then, sa pagpunta nyo naman dito, nakatanggap na kayo, pag-tsagayin nyo lang po talaga, sa una talaga napakahirap ng trabaho talaga dito sa Japan. Pero pag nakuha nyo naman yung technique or discarte, kaya-kaya na. Parang easy lang, manit na lang yan. Sabihin nyo, ay, andali pala. Kala ko mahirap. Sa una, lahat naman sa una. Mahirap eh. Pero ano naman, sulit naman yung sahod. Kasi, ano, medyo malaki kaysa naman kumpara naman sa Pilipinas. Ano, yun, tibay, ano lang, pag pupunta kayo dito, ano, tibay ng loob. Laban lang. Tibay ng loob lang lagi. Tsaka ano, huwag kayo masyadong mag-isip ng negative. Think positive lagi. Yan lang yung magsabi namin. Kasi pag nagbumukmuk pa sa bahay nyo, or ang gawin nyo, mag-enjoy kayo, gumala kayo. Ang ganda ng Japan, promise. Ang ganda, grabe. Lalo pag ano, mahilig kayo mag-travel. Minsan lang kaya mabuhay, kaya dapat enjoy life lang. Enjoy lang? Hindi na kayo magmukmuk? Yes. Kaya kung ano, binabalak yung mag-apply, huwag lang yung puro balak. Yes. Dapat may gawa din. Kailangan natin ng action. Kailangan natin mga action sa buhay. Para, syempre, paano yung pangarap lang? Pangarap pumunta rito? Pangarap lang? Kung kaya nga namin, kaya nyo rin. Kaya nyo rin? Ko naman. Parehas lang naman tayong kumakain. Namatay. Diba? Pareho lang tayong Pilipino. Ang mga Pilipino masisipag. Yes. Madiskarte ang mga. Diskarte, oo. Believe ang mga tao sa ibang ano, country. Believe sila sa mga Pilipino. Yes. So, iba kasi yung trabaho ng Pilipino. Oo. Iba kaysa sa mga Hapon. Kunwari na lang sa amin, talagang ano, kunwari, pag-ilinis nga nila. As in, dugyot yung linis nila, pero pagdating sa mga Pilipino. Kaya nga talaga sila. Oo, serious. Bilis, kasi, tsaka ano, bilis, pulido, tsaka quality. Quality, ganun. Kaya, kayo, huwag kayong matakot. Apply na kayo.
Oo nga, huwag kayo matakot. Para ano, makapag-ipon din kayo. Kasi sa Philippines kami, nahihirapan kami mag-ipon pag sa Pilipinas lang. Bagay yung pagkain mo lang, alawas mo lang. Parang ano lang, paikot-ikot lang siya. Ikot-ikot. Pero walang savings, di ba? Maliit. Maliit lang, di ba? Pag ano, pag nag-apply ka dito sa Japan, makakaipon ka kahit paano. Makakaipon ka talaga. Scarting din, kung paano. Kailangan marunong ka rin sa pera. Dapat i-manage mo yan. Marunong ka mag-manage. So yun, nalaman natin kung ano nga ba yung intern training dito sa Japan. So yun, nagkaroon kayo ng idea. Sana nakatulong tong vlog na to sa pamamagitan ng nilang dalawa. Salamat sa inyong dalawa. Kasi ano, yun, nakipag-collab sila sa atin. Thank you talaga sa opportunity. Kaya sana nakatulong tong vlog na to. Plano nyo mag-apply? Mag-apply na kayo. Tapos... Apply na. Apply na. So, kung nagustuhan niyo yung vlog na to, please like this video. Tapos, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe to my channel para sa upcoming na mga videos all about Japan, housekeeper in Japan, travel in Japan. So, marami pa tayong mga ika-topic. So, every week tayong mag-upload. So, dito na namin ika-close ang aming vlog. Gutom pa kami. Ayan, kaya kain ulit kami. So, see you again next time. Bye-bye.